sir. So, welcome back to my YouTube channel. So, pasensya na kayo dahil ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil yung computer ko nung nakaraan is na-reset ko. So, nawala yung editor ko, pati yung mga ginawa kong intro doon. So, yung vlog natin ngayon ay nagbabalas kami ngayon gamit yung BWMS o BWTS pero papuntang After Peak. So, nandito kami ngayon sa may Tianjin, China. So, napakahirap ng signal dito mga sir. So, ngayon, mga isang oras na naman yung balas namin dahil may laman na yung after peak. Para na naman dyan sa train dahil bukas ng hapon, siguro, o umaga, papasok na kami. So, punta natin yung Bombay, check natin yung mga linyada doon. Pero kanina, chinek ko na yun kasi umikot na ako. So, tignan natin doon. Tapos, higpitan lang natin yung packing ng bomba doon dahil medyo sumisirip. Tapos ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya stop. Dahil sa pinanggalingan kong barko, pag in-stop mo yon, wala na confirmation. So dito, pag in-stop mo, ikakambyo mo muna yung balbula bago i-confirm doon sa taas. Ito yung sinasabi ko palagi. Na ito yung sistema ng BWMS nila ay napakahirap i-operate. Hindi naman napakahirap i-operate. Ang kaso lang kasi, yung panel nandito sa taas, sa may workshop. Di katulad sa binabaan natin doon, yung panel nandun mismo sa lower deck. So, napakahirap pag mag-isa ka lang dito. Katulad ngayon, walang duty engineer, napakahirap mag-balas na mag-isa ka lang. At saka pala sa nag-comment doon na yung trabaho doon ng oiler ay taga-map lang at saka taga-walis. Mali ka doon, sir. Kailangan namin mag-trace ng linyada para sa ballasting, transfer ng mga sludge. Lahat ang tinatransfer dito. So, pag hindi ka marunong magbasa ng diagram, hindi naman po pwede yun na bawat alarma ng sludge, if food drain, tatawagan mo pa yung kapartner mong engineer para siya pa yung mag-transfer, siya pa yung maggalaw ng mga balbula. So, shout out kay sir. So, let's go. Puntahan na natin yung balas. So, ayan mga sir. Ano mga tayo? Suot mo tayo ng hair club. So, punta tayo sa baba. Dala tayo ng flashlight.
One eternity later. Partner, pasok. Hey, hello, partner. Sige, partner, tawag na ako. Para ako na yung, ano, man-treatment niya. Okay, partner, okay. Tawag na ako, araw na ako. Okay, partner. So, ay mga sir, tumawag na yung taga Roberto. Yung partner ko pala dito is taga Bacolod. Tapos si third mate is taga Mindanao pero nakaasawa siya ng taga Tibawan. So, Karaya. Tapos yung partner ko third year, taga Bacolod din. Pero nakapangasawa ng Capiz. Tapos ako, taga Capiz. So, iparan natin yung treatment. So, di ko kita na nakakapagod yung trabaho ng oiler. Pag ang monitor nandito sa taas. Let's go! Overboard.
ng pump to. Para mapadlawan yung linyada. So yung ikakambyo muna natin is yung inlet lang. So ano bang ano yan? Gawin pa para natin. So para natin is number 2. So ikakambyo muna natin yan. Generator ay unang kinakambyo ay ang inlet lang. So binuksan natin yung DO, di ba? Tapos sinarado natin ang IPO. So wag muna natin wag niyo muna isarado yung i-cambyo yung outlet dahil hugasan muna natin yung linyada ng IPO ng diesel para malinis siya. So ngayon, gagawin natin is tatanggalan natin ang load to. So babaan na natin. So hanggang ano ito mga sir, yung 50 lang, ayan. May mga marking yan. Para pag nagtanggal ng load is dito siya sa ano, ay saan ba yun, nakita ba yan? Dito siya sa zero. So ayan. Yan, so, may marking. Ayan. Tapos, ito lang. Dos. So pull and open. So makikita nyo yan, pag wala ng load yan, para tong green. Ayan, magiging pula yan. So, ayan, tingnan nyo. Pull in, open. So, pula na siya. Tapos, antay lang natin bumaba yung temperature niya sa exhaust. Number 2. Ito, yung sa turbo charger niya. Mga 250, 260, okay na yan. So, kahit sa ako kasi, mga ano yan, mga 10 minutes. Pero 10 minutes mas sa ano na yan eh. Sobrang tagal na yan. So basta pag bumaba na siya ng ano na mga 250, 260, 270, pwede na yan. Tapos ikakambyo natin yung outlet niya. So balikan ko yung maya-maya. Parang di malubat yung camera natin. Let's go! A few moments later. So ayun mga sir. So okay na yan. 250 to... Ah, nakita nyo ba? So, ikakambyo natin yung outlet. Tapos, papara natin. Thank you.
balik natin sa auto. Pagkatapos is yung first standby ito, number 2. So ngayon, pag umandar kasi yung generator natin mga sir, is kunyari tayong first standby, yung 2. Pag umandar to, mag-automatic na maging first standby itong 1. So para ibalik sa first standby, so i-manual natin. Ayan. Manual, balik natin sa auto. Tapos pindutin natin yung standby. So magiging standby to, first standby. Tapos ito magiging first second standby dyan. So pag nilipat mo na naman, so ganun din. Itong gagawin natin first standby, ito yung second standby. So i-manual mo lang. Tapos lagay sa pag manual, mapapara yan. Ayan o, nakapatay. So lagay mo sa auto. Pag pindot mo, pindutin mo standby, magiging first standby to. So second standby to. So gets? So ito yung gawin natin yung first standby ulit. So manual, auto, first standby, 1, second standby. So yun lang mga sir. So tapos na yung trabaho natin. So sa nag-comment para doon na ano. So pakita ko sa inyo sa screen dyan yung comment niya. Na ano daw yung trabaho daw ng order is taga-walis lang at saka taga-map. Tapos may sa only pies may rail top pa. So basahin nyo na lang doon. So dito ko natatapusin yung vlog ko mga sir. So sana may natutunan kayo. Kung wala, okay lang din yun. So see you in my next vlog.